ba tayo mangutang or makautang kay Bill Ace? Okay, so sa video nito mga lalabs, tuturo ko po sa inyo step by step kung paano po tayo makautang dito kay Bill Ace, no? So okay, so bago po tayo mag-umpisa, bigyan naman pwedeng maglambing muna sa inyo dyan. Paki-subscribe po o paki-like po ng video nito. Ay, marami pong salamat. Okay, so unang gawin po natin ay mag-download po muna tayo ng Bill Ace po sa Play Store or sa Apple Store. Kagaya po nito, punta tayo sa Apple Store, Play Store natin. Then, type lang po natin ang bilis yan. Download lang po natin ito. Okay, so open natin yan. So, dito na. Tapos dito, gagawa lang po kayo ng account. Napakadali lang naman pong gumawa dito ng account kay Bilis. Ano? So, kung hindi nyo po alam yan, mag-search lang po kayo sa YouTube kung paano gumawa ng ano. Marami pong mga tutorial po dyan. Mga content creator po na nagtuturo kung paano gumawa ng account kay Bilis po. Ano? So, assuming na nakagawa na po kayo ng account kay Bilis, ito po ay napakabagong account po ito. Kakagawa ko lang po ng account ito. Ngayon, offeran po ako ng 4,000. So, dito po, pwede nyo na pong magamit ito kay Lazada. Yan, pangbayad po ng ang tawag ito, yung mobile load or bills, ganyan. Dito kay Lazada, pwede siyang magamit. Rekta po siyang masisend sa credit la Lazada wallet ninyo po. Ano? So, dito, makikita nyo naman po dito kung magkano yung pwede nyo utangin. Dito, hanggang 4,000, diba sa akin? So, dito, halimbawa dito tayo. Dito naman sa cash loan po, hindi pa siya available sa akin kasi nga po, kakagawa pa lang po ng account nito. Kung lagi ito yung ginagamit, siguro magiging, ano na to, eligible na to sa cash loan. Ngayon, dito naman, dito tayo sa e-wallet para po matransfer natin sa GCash. Ano? So, dito naman, dito, type natin sa e-wallet. Ayan. Sana po masundan nyo dyan, ano? So, dito, halimbawa sa GCash tayo. Depende sa inyo kung saan nyo ipapasend yung pera ninyo. Kung kay Maya ba, kay GCash, kay Bayad Sintra, ayan. So, dito tayo kay GCash. So, dito may pagpipilian hanggang 4,000. So, try natin si 4,000. No? So, try natin si 4,000. Ayan. So, dito makikita nyo lang, hanggang 3 months lang siya. Pero dun sa cash loan kasi, mas hanggang 9 months kasi dun. Pero since hindi pa naman available yung cash loan sa aking account kasi bago lang yung account ko, kagagawa ko lang po, wala pang 30 minutes. So dito, hanggang 3 months lang, sa 2 and 3 months lang pwedeng pagpipilian. So pwedeng 2 months lang, hanggang 3 months. Ngayon makikita nyo, halimbawa 2 months ko lang siya applyan. So ang babayaran mo monthly ay 2,381, no? So halimbawa 3 months natin siya applyan, dito, 1,640, punta tayo sa calculator natin. So 1,640 times 3 months natin siya babayaran. So, magiging 4,920 na siya. So, less natin yung 4,000 na inutang natin kapital. So, merong tutubuin si Bilis na 920. Ano? Sa loob ng 3 months, meron siyang tutubuin na 920. Kung uutang po kayo sa tao, sa 5-6 po, normally, kung 4,000, di ba sa 1,000, ang tubo sa 2 months ay 200, no? Hindi ako nagkakamali. Then, kung 4,000, dapat 800 ang tubo sa 2 months lang. Dito sa ano naman, dito naman sa 3 months naman, 920. Ngayon, kung try natin sa 2 months lang. Diba? Normally, pag-uutang tayo sa 5-6, 2 months lang, diba? Ngayon, 2,381. Monthly yung babayaran natin. 2,381. Times natin sa 2, 4,762, no? So, minus natin yung kapital natin inutang. So, meron tutubuin na 762 sila. Si Bilis, no? Okay? So, kung sa 5,6 ito, 800 na dapat to sa dalawang buwan. Okay? So, try natin. Try natin, ha? Okay? Sa 2 months, 2 months lang tayo. Then, continue lang natin. O, pwede na, 3 months na natin. Ayan, 1,640 din continue natin. So, ganun lang siya mga lalabs. So, dito, since naka-automatic na nakalagay na dito yung mga mobile number nyo sa GCash, ganyan. So, dito, 3 months, ayan, installment, 1,000. Continue lang tayo. Ayan. So, ganun lang po siya mga lalabs, no? Kung paano tayo makautang dito. Ayan, so dito, basa-basahin nyo lang po muna, ayan, para mas maintindihan po natin, no? Ito po yung disclosure statement, ayan. So, dito, basahin lang po natin dito muna hanggang sa baba kung ganahan po kayo, matyaga po kayo magbasa para makita nyo po kung, para maintindihan nyo po kung ilan ang, ano, yung interest niya, ganon. Ayan. Okay, so kung okay naman po kayo dito, ayan, wala naman to sa pilitan kasi talaga. Makikita naman dito kung ilan yung, ano ninyo. So, kung okay na kayo dito, pwede ninyo i-confirm, no? So, try natin i-confirm. Okay, try natin confirm, then maglagay lang tayo ng ating PIN number.
Okay, so magsisend po ng OTP yan sa number ninyo. Okay na, so creating request na. Okay, so maybe later na. Ayan, so view schedule na. Ayan. So meron na po dito na receive ako sa GCash na meron na nga akong 4,000 na na-receive po. So check natin sa GCash account ko kung meron na nga 4,000 na dumating. Okay? Okay, so dumating na nga po. Okay, so tingnan natin transaction ngayon po. Meron na po akong na-receive na you have received GCash 4,000. So, ganun lang po kadali mga lalos kung paano tayo makautang kay Bilis po. Sana po nakatulong sa inyo po. Kung bago pa lang po ang Bilis account ninyo, expected na hindi pa po available yung cash loan po. No? So, doon lang po muna tayo sa e-wallet na hanggang 3 months lang po ang available na hanggang utangin natin. Okay, so hanggang dito na lang po. Marami.